Week 18, Day 3, Mga Gulay at Prutas. Kung bago ka pa lang sa aking channel, ay huwag mo kalimutan i-click ang subscribe at ang bell button para ikaw ay laging ma-update sa aking upload na videos. Magandang umaga mga bata! Handa na ba kayo ngayon sa ating panibagong aralin? Ano nga? Okay, dahil handa ka na, bago tayo magsimula sa ating aralin para sa araw na ito, ay kinakailangan natin ng gabay ng ating Panginoon. Kaya ngayon ay samahan mo ko upang tanggapin ang ating basbas galing sa itaas, galing kay Jesus. Okay ba? Okay, simulan na natin magdasal at manalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon, marami pong salamat sa mga biyayang ipinagkaloob mo sa amin sa araw-araw. Gabayan mo po kami sa aming pag-aaral at sa bawat gawain aming gagawain. Hilungin mo nawa ang sakit na lumalaganap ngayon sa buong mundo. At panatilihin mo kaming ligtas sa kapahamakan. Hinihiling po namin ito sa ngalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. O ngayon naman mga bata, ay tapos na tayong manalangin. Samahan mo naman ako ngayon na magpalakas ng katawan. Gusto kasi ni teacher na maging malusog ka at malakas ang iyong katawan araw-araw. So, kailangan natin, ayan, unatin na naman ang ating katawan. Palakasin natin. Ayan, unatin natin. Kaya ngayon, ikaw ay tumayo at samahan mo ko sa aking pagsasayaw. Handa ka na ba? O, dali na. Ipakita mo nga sa akin na ikaw ay handa na. At tumayo ka na maayos at ihanda ang iyong sarili sa ating bagong sayaw sa araw na ito. At kinakailangan, syempre, kabisaduhin mo ang ating sayaw. Naintindihan mo ba? Okay, so dahil naintindihan mo na, simulan na nating sumayaw. So ngayon naman mga bata, ay ihanda natin ang ating sarili sa ating panibagong aralin sa araw na ito. Pero syempre, bago tayo magsimula sa ating aralin, ay gawin natin ang ating daily routine. Handa ka na bang gawin ito? Kung ikaw ay handa na, simulan na natin. Tayo naman ay dumako sa ating balitaan. Ikaw nga ay mag-ulat.
tapusin naman natin ngayon ang awit ng panahon. Tingnan natin at pakiramdaman ang panahon, kaibigan. Maalaw ba o maulan? Pagpasok sa eskwelahan. Sabihin mo nga kung ano ang panahon natin ngayong araw na ito. Mga bata, tayo naman ngayon ay magbilang. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito, walo, siyam, sampu, labing isa, labing dalawa, labing tatlo, labing apat, labing lima, labing anim, labing pito, labing walo, labing siyam, dalawampu, dalawamput isa, dalawamput dalawa, dalawamput tatlo, dalawamput apat, dalawamput lima, dalawamput anim, dalawamput pito, dalawamput walo, dalawamput siyam, tatlumpu, tatlumput isa, tatlumput dalawa, tatlumput tatlo, tatlumput apat, tatlumput lima, tatlumput anim, tatlumput pito, tatlumput walo, tatlumput siyam, apat na po, apat na po't isa, apat na po't dalawa, apat na po't tatlo, apat na po't apat, apat na po't lima, apat na po't anim, apat na po't pito, apat na po't walo, apat na po't siyam, limampu. Ayan, mahusay. Alam niyo na kung ano ang tamang bilang ng isa hanggang limampu. Ayan mga bata, nagawa na natin ang ating mga daily routine. Ngayon naman ay ihanda mo ang iyong sarili sa ating bagong aralin para sa araw na ito. Para sa ating aralin ngayon mga bata ay ang pagtukoy sa mga gulay at mga prutas. Kilala mo ba o alam mo na ba kung ano-ano ang mga gulay at mga prutas? Kilalanin natin sila ngayon. Handa ka na ba? Ano ang nasa larawan natin ngayon mga bata? Mahusay, ito ay mga gulay. Ngayon mga bata, magpapakita sa inyo si teacher ng mga larawan ng mga iba't ibang uri ng mga gulay na dapat nating kainin. Ito mga bata, alam mo ba kung ano ito? Okay, ito mga bata ay pipino. Anong tawag dito? Mausay. Ito naman mga bata, ano itong nasa larawan ni teacher? Magaling. Ito naman ay carrots. Ano to? Mahusay.
Eto mga bata, ano ito? Ito ay paborito na gulay ni teacher. Isa sa paboritong gulay ni teacher. Mahusay, ito naman ay talong. Sabihin mo nga, mahusay. Ito naman mga bata, karamihan sa mga katulad ninyo ay ayaw sa gulay na ito dahil ito ay mapait. Pero mga bata, ito naman ay napakasustansya at talagang palalakasin at patatalinuhin ka. Anong tawag dito? Mahusay, ito ay ampalaya. Sabihin mo nga, mahusay. Ito mga bata, ang gulay na ito mga bata ay sobrang dami ng benepisyong binibigay sa atin, lalo na sa nanay, yung bagong panganak at ang baby niya. At alam mo ba na si teacher ay ginagawa itong tea o nilalagan niya ang gulay na ito at iniinom. Alam mo ba kung anong tawag dito? Mahusay, ito naman ay malunggay. Ito mga bata, ang gulay na ito ay inihahalo natin sa lahat ng uri ng luto natin. Ano ang tawag dito? Ito ay maanghang din. Mahusay, ito ay bawang. Sabihin mo nga, very good. Ito naman mga bata, ang gulay na ito ay pwede mong iadobo o ihalo sa mga ulam na may sabaw. Anong tawag dito? Okay, ito mga bata, ipinatawag nating kangkong. Sabihin mo nga, mahusay, kangkong. Ito naman mga bata, ang gulay na ito ay magpapakinis ng ating kutis. Kaya karamihan ay kinakain ito ng hilaw. Anong tawag dito? Tama, ito ay kamatis. Sabihin mo nga, mahusay. Okay, ito naman mga bata, anong tawag dito? Ito ay tinatawag nating pechay. Anong tawag mga bata? Mahusay, ang pechay din ay isa sa mga gulay na napaka-sustansya. Ito mga bata, anong tawag dito? Okay, ito ay tinatawag nating okra. Kumakain ka ba ng okra? Very good! Iyan lamang mga bata ay ilan lamang sa mga halimbawa ng gulay. Pero alam nyo ba na napakarami nating gulay at ito ay talagang napakasustansya at mainam sa ating katawan. Ito naman mga bata, ano ang nasa larawan ni teacher? Tama, ito ay mga prutas. Ngayon mga bata ay kilalanin natin ang ilan sa mga prutas na ating kinakain. Masustansya ba ang prutas mga bata? Mahusay, ito ay napakasustansya na katulad ng gulay. Ang una nating prutas ay ano? Ito ay merong alamat at sabi nila ang prutas na ito daw ay maraming mata. Anong tawag dito? Tama, ito ay pinya. Sabihin mo nga, mahusay. Ito naman mga bata, paborito mo ba ang prutas na ito? Ngayon, anong tawag dito? Tama, ito ay orange o darandan. Ito naman mga bata, isa ito sa paborito ni teacher. Paborito mo rin ba ito? Tama, at kapag ikaw ay kumakain ng ganitong prutas ay ikaw ay sinasabi na ikaw daw ay isang unggoy. Pero yun ay isang biro lamang. Anong tawag dito mga bata? Tama, ito ay saging. Sabihin mo nga, mahusay.
Eto naman mga bata. Alam mo ba kung anong tawag dito? Okay, ito ay, alam nyo ba mga bata na ang prutas na ito ay mayroong buto na napakalaki. At ang prutas na ito mga bata, kung kailan mo pinitas, tsaka lang siya hihinog. Anong tawag dito? Okay, ito ay tinatawag nating avocado. Sabihin mo nga, mahusay. Ito naman mga bata, anong tawag dito? Okay, ito ay tinatawag nating strawberry. Ang prutas na ito ay ginagawa din na palaman. Ito naman mga bata, alam mo ba kung anong tawag dito? Ang pangalan nito ay katunog ng salitang pera. Okay, mahusay. Ito ay peras. Ito ay parang may texture. Pag kinain mo, ang texture niya o tekstura niya ay parang mansanas. Ito naman mga bata. Alam ko, paborito niyo to. Kasi ito ay isa sa pinaka-paborito talaga ni teacher na prutas. Ang u. Ano to? Ang u. Tama. Ito ay ubas. Sabihin mo nga, mahusay. Ngayon mga bata ay titignan ko kung natandaan mo ang pagkakaiba ng prutas at gulay. Kuhanin mo ulit ang iyong whiteboard at marker. At kung wala ay papel at lapis. Anong gagawin natin? Handa ka na ba? Kuhanin mo muna ang iyong mga kagamitan upang tayo ay makapagsimula na. Kung ito ay prutas, isusulat mo sa iyong whiteboard ang letter P. At kung ito naman ay gulay, ang isusulat mo naman ay titik G. Ang una nating larawan mga bata ay ano? Anong isusulat mo sa iyong whiteboard? Letter P o G? Pareho ba tayo ng sagot mga bata? Mahusay, ang repolyo ay isang gulay. Eto naman mga bata, ang mansanas ba ay isang prutas, letter P, o isang gulay, letter G? Pareho ba tayo ng sagot mga bata? Mahusay, ang mansanas ay isang prutas. Eto naman mga bata, ang pakwan ba ay isang prutas o isang gulay? Tama, ang pakwan ay isang letter P, prutas. Eto naman mga bata, ang beans pa o bagyo beans ay isang prutas o gulay? Pareho ba tayo ng sagot mga bata? Mahusay, ito ay gulay. Eto naman mga bata, ang cherry ba isang prutas o gulay? Pareho ba tayo ng sagot mga bata? Tama, ito ay prutas. Eto naman mga bata, ang broccoli ba ay isang prutas o isang gulay? Pareho ba tayo ng sagot mga bata? Mahusay, ito ay gulay. Para sa ating unang gawain mga bata, bilugan ang mga pagkain na ihanda na sa iyo ng iyong nanay. Alin dyan yung mga ipinakain na o niluto na para sa iyo ng iyong
nanay o ng iyong mama. Para sa ating ikalawang gawain mga bata, ito ay makikita sa ating module. Maaaring bang hanapin ang iyong module? At ano ang iyong gagawin sa ating gawain? Kulayan ang mga prutas at ikahon mo naman ang mga gulay. So, alin dito ang gulay at alin dito ang prutas? Para naman sa ating ikatlong gawain, lagyan ng between kung ang nasa larawan na prutas at gulay ay gusto mo. At lagyan mo ng buwan kung ang nasa larawan na prutas at gulay ay hindi mo gusto. Para sa ating huling gawain, kulayan ang mga larawan ayon sa tamang kulay ng mga ito. Tignan mo maigi kung anong kulay ng mga prutas at gulay at yun dapat ang ikukulay mo sa mga larawan nila. Ito naman mga bata ngayon ang ibibigay ko sa inyo. Baka kasi nagsasawa na kayo sa regalo na teacher na between o star. Kaya tatlong puso naman ang ibibigay ko sa inyo. Ibig sabihin, kayo ay naging mabait na bata ngayon at nakinig kay teacher. Sana nagustuhan mo ang aking regalo sa'yo. Yan ay pagmamahal na galing kay teacher. Napakadali lang na ating aralin at natutunan mo. Tama ba? So kapag ikaw ay nakinig at inunawa ang ating aralin, madali mo lamang matututunan ang ating mga aralin. Bago man ito o bago man ito sa iyong pandinig o ito ay naririnig mo na. So madali lang nating ma-pick up ang ating mga bagong lesson. At dahil dyan mga bata, nakita ni teacher na ikaw, kayo ay nakinig at naintindihan ang aking itinuro sa araw na ito, si Teacher Sandy ay magpapaalam na. Okay? Pero bago ako magpaalam, maiiwanan ako sa inyo. Ito ay lagi nating tatandaan. Ang batang katulad mo ay hindi dapat nagsasabi ng hindi mo kaya. Lagi mong tatandaan, ang lagi mong sasabihin ay kaya ko ito. Ulitin mo nga. Ang batang katulad ko ay hindi dapat nagsasabi ng hindi ko kaya. Ang lagi kong iisipin at sasabihin ay laging kaya ko itong gawin. Okay? So dahil dyan mga bata, ako ay magpapaalam na sa inyo. Maganda tayo uwi na, bukas na muli tayo magkikita. Paalam na sa'yo, paalam na sa'yo. Paalam na sa'yo, paalam na sa'yo. Paalam na mga bata, bukas tayo ay magkikitang muli. Paalam na! Oh,